Welcome back to Peaceability's My Money Story ni Mr. George Winicky. George, matagal ka na naghahanap buhay, matagal ka nang kumikita. Dahil maaga ka nag-settle down, no? Nagkaroon ng pamilya, 18 years old. At ngayon, 28 ka na. Ka ba? 28 years ka na nagkatrabaho. Anong money lesson na bit-bit mo talaga ngayon na lagi mong naaalala? Ay, nako. Ginagamit pang-araw-araw sa pamilya, sa sarili, sa negosyo. Ito, magugulat ka dito. Huli kasi akong mag-save. Napakahuli kasi nagkaroon ako mga financial problems in the past. Actually, this is just my recovery. I think this is the recovery. Masaya-masaya ako na wala na akong personal liabilities. And this is the time that I'm building my savings. And ang lesson ko kasi dito is that pag may pera, isipin mo na there will come a time mawawala yung pasok. Mawawala yung pasok. Dati kasi, ang feeling namin ng mga magpa-partners, hindi matatapos yung pasok ng pera. Ang nangyari dito, Arman, kung sanay ka sa gastusin na ganitong level, eh dati naman, okay ka naman, equal lang yon. Tapos yung dumami yung pera mo, sumusunod rin yung lifestyle mo. At baka lumagpas pa. There was a time na lumagpas pa yung pera sa lifestyle mo. It's really a self-discipline. Kung iba kasi, mga iba rin nakita ko mga entrepreneur, yung rise and fall nila is yung sarili nilang kagagawan. Tulad ng isang example ko lang sa isang entrepreneur na nakilala ko na medyo nagkaroon ng problema, is pwede ka naman mag-survive ng isang Rolex, bakit may limang Rolex ka? Pwede ka naman mag-BMW ng isa, bakit kailangan anim na BMW? Okay, yes, you can enjoy your money, pero hindi naman sugapa. Okay, isa doon, pwede ka naman manood ng Manny Pacquiao fight sa Vegas na isang beses. Okay, but kailangan para ma-experience, but lahat ng Pacquiao para lang makita ng society. So society is dictating you. So ngayon, nangyayari kasi yan, nakikita ko rin, umangat lang ng konti ang pera, kailangan ka nang bumili ng Gucci bag. So pare-pareho lang pala, George, ano? Yung nasa home along the Riles at yung nandun sa exclusive subdivision, pareho lang yung problema na lumalagpas yung halaga ng lifestyle, ng klase ng pamumuhay, kaysa doon sa pasok ng pera. That's true. Anong panalang mo sa utang? Alam ko, meron pang magandang kwento sa miski na maikli tungkol sa utang. Ano para sa iyo ang utang? Okay. Well, ang utang sa akin, depende yan eh. Sometimes ang utang can help you. Okay, can help you solve the problem. Sometimes ang utang can be your nightmare. Kung hindi mo kaya bayaran. Tama ko bang hulaan, pareho mong na-experience yan? Kakampi mo yung utang at naging kalaban o nightmare ang utang. Both sides yan. So na-experience mo na maling paggamit at tamang paggamit, pwede yes. ba sabihin? Abuse. At yung ngayon ba or na-experience mo na rin na gumamit ng tamang utang? Yes, actually ngayon medyo conscious lang ako in terms of loan. At pag naglo-loan ako, sinisigurado ko na meron akong source kung paano ko babayaran yung loan na yun. Dati kasi, walang kasiguraduhan. Kukuha ka ng loan, okay, tapos hindi mo alam kung paano come at may. Kasi ang kala natin, ang pera, walang tigil ang pasok. Ngayon, very conscious ako in a way that I manage kung ano yung loan ko. Like sa credit card. Nako, ang credit, dahil nadali rin tayo sa credit card noong araw, in-abuse natin, bibili ka ng Rolex credit card, bibili ka ng ganito. Ngayon, ang credit card, meron akong dalawa, pero allotment yun. Isang gasolina, isang emergency, yun lang. Tapos yung isa, tinatago ko lang in case of emergency. How does the Winicky family, ang nag-iisang reyna sa inyong pamilya, ikaw, apat mong anak, how do you enjoy the fruits of your labor or enjoy financially good financial management? Okay. Simple lang naman eh. Ganito yun. Simpleng-simple lang at ang babaw-babaw ng kaligayahan namin. Kumain lang kami sa labas na magkakasama, happy na kami. Konting out of town, okay na kami. Oh, ganun lang. Maniniwala ka, last time na nag-travel kami out of the country was 8 years ago. 8 years ago? Oh, Hong Kong pa yun. Uh-huh. Oh. So, yung umalis yung misis ko, umalis sila for Europe, okay? Para matipid, kayo na lang, huli na ako.
Hindi ka muna sumama. Hindi muna ako sumama. Paano mo de-describe ngayon ang financial condition ni George Winicky at ng Winicky family? Okay. Ang well, we are our financial condition now is very conscious. Very conscious kami. I think ako, I'm preparing for my retirement. Okay. Meron kasi akong morbid to eh. Meron kasi akong idea in order to maintain ourselves. Pagdating namin ng 80 or 70, I think we have to have at least 2 million in the bank. Mm-hmm. Okay, or 5 million for bypass or prostate cancer. Yun yung pinag-ahanda ko ngayon. So, at least, sana man lang, meron tayong ganong savings. At yung hindi kami maging dependent sa mga anak namin. Although sa kultura natin, alam naman natin, we still help our parents. Our family. Swap yan doon sa ngayong gustong pasukin ng natin sa Palaigo Foundation dito sa programa. Tinatawag namin HIP. Kailangan may pera sa health, investment, at protection. Mm. Yung binanggit mo. Bigla ko na ipasok dahil doon sa pagkabanggit mo ng kalusugan. Siguro pag umaabot sa ganitong edad, yun talaga ang naiisip. Mabilisan lang to na bato ko ng tanong, mabilis din yung sagot. Oh, so, nung unang pumasok sa utak mo, malamang yun ang totoo, okay. Yun ang isasagot natin. Ha? Unang binili mo sa perang pinagkakitaan mo? Relo. Relo? Pinakamahal na nabili mo sa talambuhay mo? Pwera ang sasakyan, ha? Relo. Relo talaga, ha? Relo. Pera o kasikatan? Ako. Money or fame? Pera na lang. Pera na lang. Formal or semi-formal or rugged or formal? Semi-formal. Semi-formal. Tisay o morena? Tisay. Tisay. Una mong investment? Para sa'yo. Hindi yung negosyo, ha? Una mong para sa'yo na pinaglagyan. Insurance ba yan? Insurance. Treasure or pleasure? Well, sana pleasure. Pleasure? Pleasure. Singkit or wide eye? Singkit. Singkit. Asawa ko eh. Yari tayo. Mabiyahe ka ba o mag-gadget? Mabiyahe. Mabiyahe. Traditional ka ba o moderno? In between? Kung magkakaroon ng isang planeta, ano ang ipapangalan mo? George Planet. George Planet. Talino o galing? Galing. Galing. Ano ang pera para kay George Winicky? It could be your enemy, it could be your friend. Message mo sa mga tagapakinig natin tungkol sa seeking opportunities. Marami kasing opportunity na umiikot-ikot sa atin. The only problem lang is sometimes we do not know how to process the opportunity or takot tayo. Alam mo, sinabi sa akin ng kaibigan ko, okay, na inchik sa Binondo, sabi niya sa akin, George, pag hindi mo gawa, hindi mo kita. There are two meanings doon. Pag hindi mo gawa, you will not learn. Pag hindi mo ginawa, you will not earn. I think that's the always na iniisip ko pag mayroon akong pinoprosesong opportunity. Kasi ayoko yan, nakakatakot, ayoko, hindi okay na ako dito. Pero pag hindi ko ginawa, sasabihin ko na una sila kasi hindi mo ginawa. Okay, George, nandito tayo sa last segment natin ng ating pagsasama, yung aming wallet raid. Ito yung tinitingnan namin ng wallet ng aming guest. Pag maayos daw kasi ang wallet, pitaka o purse ng isang tao, maayos din ang kanilang buhay pinansyal. So, nagsasalamin yan. So, pwede ba namin makita ang iyong wallet? Nako, George, para na. Ano to? Anong to muna mong ilabas? Resibo ka agad. Resibo, ATM. Resibo ng ATM. Hindi ko muna bubuksan, ha? Itong wallet mo, gano'ng katagal na to? Hindi kasi ako pihikan sa wallet, eh. Itong wallet na to, siguro, 2 taon. 2 years? Oh. 2 years. At nahilig ka ba sa leather? Hindi ka... Kahit ano. Saan galing itong wallet na to? I think niregalo to ng isang kaibigan sa akin. Kaibigan. Local lang. Local. Ano ang kadalasang makapal ka palang wallet mo? Bakit makapal ang wallet? Anong kadalasang nandito? Well, ang andito sa wallet ko, makikita nyo, is credit card, kung kailan ko last time ginamit yung credit card ko para ma-record ko. Nililista mo, ha? Nililista ko. Talaga, okay. Galing. Tapos yung nakita nyo kanina, nakaipit to sa ATM ko naman para ma-record to. So, malista kang tao? Malista akong tao. Ito, nakaganyan yan. May ayos pala yan. May ayos yan. Nagagalit ako pag hindi nakaayos sa asawa ko. Tapos, andito yung, of course, andito yung aking, ito yung pang-emergency ko na hindi pa bukas. Just in case, at least may psychological ka na meron kang ready credit. Tapos, ito yung pang-gasolina ko. Okay, pang-gasolina ko. So, ikaw, disiplinado ka na sa paggamit mo ng credit card? Oo, nadala na ako. Nadala na ako. Ang pera ko po. Yung threshold mo sa cash?
Kapag yan ba, bumaba na ng 20 mil, nag-withdraw ka na para... Hindi, hindi. Ang budget ko sa akin, 1.5 a week. 1.5 a week. 1.5 a week. Minsan, din ako kumakain dito sa bahay na lang. Kasi, entrepreneur ka naman, pwede ka naman kumain na alas 3 ng hapon o alas 4, uwi na lang ako sa bahay. Kesa gumastos. Para sa'yo, ano ang pinaka-personal pa? Dito? Meron ka bang litrato ng una mong girlfriend? Dati kasi, may nilalagay akong mga picture ng... Sa uso na ng Facebook, hindi na naglalagay ng litrato. Oo eh, nawala. Dati meron akong pamilya ko dati dito. Oo nga, that's one thing na nawala, no? I don't know dahil why. Sa Facebook. Dahil sa Facebook. Kasi sa cellphone, nakikita mo na yung mga litrato eh. Anong pinakalumang nandyan sa wallet mo? Pinakaluma? Well, itong country club na nawala na sa akin dahil sa utang. Para to remind me na nagkaroon akong country club dati, Tower Club. Para mapaalala mo lang. Wala actually, wala. Well, meron akong... May love letter ka pa dyan. Again, ito rin. Listahan na naman. Listahan ng balansi. Hindi ka talaga maglista, no? Balansi ng last kuha sa pera, ng pag-transfer sa pamilya. Yeah. Yun, nandito. Puro maganito. Ang dami. Wala pa nga dito yung pang-melengke. Okay. Oo. George, thank you very much. Thank you. Totoong taos, simple o komplikado, nakikita na kailangan hawakan ng maayos ang ating buhay pinansya. Thank you. Thank you also. Thank you. Hi, ito ang kapartner ko, Pendant. It reminds me that I should be grounded, and at the same time, it reminds me to say thank you to our Creator. It reminds me also that everything that we have here is temporary. What is important is kung ano yung ginawa natin dito kasi dun ang bilangan sa taas. That's all. Bisyo mo, palaguin mo.